Most love songs are about lost love. Pagkain, sinuri po natin yung mga love songs, kahit saang kultura nang galing, karamihan tungkol sa mga naiwan, nawalan, napagdaksilan, nalungkot. Most of the sorrows of man is about losing people. At yan po ang nais natin pag-usapan, sapagkat gustuhin man natin o ayawin yan, nangyayari, we lose people. May nawawala, may mga taong gusto natin sana nandyan, pero wala. Our Heavenly Father, thank you that we have you no matter what. Patawarin niyo po kami sa aming mga paglimot kuminsan sa inyong katapatan, sa inyong pagmamahal at pag-ibig. Ilayo niyo sa amin, Panginoon, aming mga kasalanan tulad ng kung gaano kalayo ang silangan sa kanluran. Forgive us, cleanse us, enable us to receive blessings from you. None of us deserve to ask you for blessing. But because you are good and you promise to bless us, we dare to come into your most holy presence and ask you, Lord, bless us. Nawa po ang inyong mga salita ay maging kalakasan namin, pagkain ng aming espiritu, kagamutan sa aming mga karamdaman. Patahimikin niyo po ang aming puso, palakasin niyo po ang aming loob, patibayan kami, palalimin ang aming pananalig, at makita namin na inyong presensya, inyong pagpapala, inyong pag-ibig sa lahat ng bahagi ng aming buhay, lalong-lalo sa mga panahon na parang kami na pag-iisa o kaya ay nalalayo sa mga mahal namin sa buhay. Mangusap po kayong may kapangyarihan, kayo po ang maging tagapangaral. Hinihiling namin ang lahat ng ito sa pangalan ng iyong anak, ang aming Panginoon tagapagligtas na si Jesus. Kung ang pag-uusapan lang po ay yung mawalan ng mahal sa buhay, wala na yatang dadaig pa kay Job. Job's super case can always teach us. Hindi natin pinagsasawaan na balik-balikan, gulitain, sariwain ang dinanas ni Job sapagkat talaga namang napanggagalingan ng maraming lakas para sa ating sariling buhay. What was Job standing before God and men? Ano po ang kanyang kalagayan sa harap ng Diyos, sa harap ng tao, nung dumating sa kanya ang mga hirap sa buhay? Job 1:1-3. In the land of Oz, there lived a man whose name was Job. This man was blameless and upright. He feared God and shunned evil. He had 7 sons and 3 daughters, and he owned 7,000 sheep, 3,000 camels, 500 yoke of oxen, and 500 donkeys, and had a large number of servants. He was the greatest man among all the people of the East. So nakita po natin ang main character natin na si Job na malamang naman ay dati na nating nakadaupang palad. Nakilala na natin siya. Napakayamang tao, dakila sa silangan. At may 10 anak, 7 lalaki, 3 babae. Pagkarami-raming mga utusan at higit lalong napakaraming mga hayop na kalakal at kayamanan noong unang panahon. So that was his situation. Job was a godly man. He was blessed with wealth. He had 10 children, a wife, and close friends. What about Job's trial and great loss, which centered on people? Nawala ang mga taong ito na parang bula sa kanyang buhay. Job 1:6-12. One day the angels came to present themselves before the Lord, and Satan, who came with them, also. The Lord said to Satan, "Where have you come from?" Satan answered the Lord, "From roaming through the earth and going back and forth in it." Then the Lord said to Satan, "Have you considered my servant Job? There is no one on earth like him. He is blameless and upright, a man who fears God and shuns evil." Does Job fear God for nothing? Satan replied, "Have you not put a hedge around him and his household and everything he has?" So isang araw, si Satanas ay humarap sa Diyos at sinabi naman ng Diyos sa kanya, "Anong pinagagagawa mo lately? Eto, akyat manaog, lupa, langit, biyahe dito, biyahe doon." At sabi naman ng Diyos, believe ka kay Job, di ba? Kilala mo. Ang husay na tao, ang galing, makadiyos talaga. At sabi naman ni Satanas, "Siyempre, makadiyos, pinagpapala niyo eh. Binibigyan niyo ng maraming anak, asawa, kayamanan, mga katulong. Ano pang dahilan niya para hindi maging makadiyos? Binabakuran niyo kasi ang kanyang buhay." Continue.
you have blessed the work of his hands, so that his flocks and herds are spread throughout the land. But stretch out your hand and strike everything he has, and he will surely curse you to your face. The Lord said to Satan, very well then, everything he has is in your hands, but on the man himself, do not lay a finger. Kaya pinagpapala nyo, syempre, maka Diyos, subukan nyo na bawiin ang lahat ng pagpapala, binibigay nyo mga kayamanan, mga tao sa kanyang paligid, siguradong harap-harapan kayo niyan na itatatwa. Sabi naman ng Panginoon, sige, binibigyan kita ng otoridad na idaan siya sa pagsubok. Pero, huwag mo siyang gagalawin. Pwede mong galawin ang ari-arian, mga tao sa paligid, siya mismo, yung kanyang katawan, siya, hindi mo gagalawin. Nilagyan ng Diyos ng hangganan ang pwedeng gawin ni Satanas. Job 1:13-17. Kumilos si Satanas. One day when Job's sons and daughters were feasting and drinking wine at the older brother's house, a messenger came to Job and said, the oxen were plowing and the donkeys were grazing nearby, and the Sabaeans attacked and carried them off. They put the servants to the sword, and I am the only one who has escaped to tell you. Bad news. Isang araw na tahimik, payapa, dumating ang dilubyo. May isang humahangos sa katulong na nagsabi, sinalakay po kami ng mga Sabaeans, lahat po ng inyong mga hayop ay kinuha at lahat ng mga utusan ay pinatay. Ako lang po ang nabuhay para makapagbalita. Napakaraming kayamanang nawala sa isang araw at maraming tao, mga tauhan. Job 1:13-17, hindi pa tapos ikwento ang masaklap na balitang ito, may dumating pang pangalawa. While he was still speaking, another messenger came and said, the fire of God fell from the sky and burned up the sheep and the servants, and I am the only one who had escaped to tell you. While he was still speaking, another messenger came and said, the Chaldeans formed 3 raiding parties and swept down on your camels and carried them off. They put the servants to the sword, and I am the only one who has escaped to tell you. All in one day, Job lost his servants, not to mention his flocks. Maraming tao ang nawala sa buhay ni Job noon. Yung mga servants, siyempre, mahal mo na rin yan. Parang member na rin yan ng family mo. At bukod doon, ang kayamanan ng mga dakilang tao noon ay nasa bilang ng kanilang mga utusan. Mga alipin, mga empleyado, lahat-lahat na. Ang daming nawalang tao sa isang araw. Job 1:18-19. While he was still speaking, yet another messenger came and said, your sons and daughters were feasting and drinking wine at the older brother's house, when suddenly a mighty wind swept in from the desert and struck the 4 corners of the house. It collapsed on them, and they are dead. And I am the only one who has escaped to tell you. Sawari, hindi pa sapat na nawala lahat ang kayamanan, nawala lahat ang tauhan, ito ang ika-4 na mensahero, may mas masaklap na balita. Sabi, merong isang masamang hangin na biglang umihip mula sa disyerto at masyadong hinagupit ang 4 na sulok ng bahay. Alam nyo nun, ang mga bahay, load-bearing ang mga dingding yan. Sila yung nagbubuhat nung buong structure. At hindi lang isa ang tinamaan, yung 4 na sulok na nagdadala ng bigat ng gusali, hinagupit ng masamang hangin. Gumuho ang gusali, natabunan ang mga anak ni Job na nandoon at nagpipiesta. Job lost to death all his 10 children in a day. In a day. Ang pinakamalapit lang dito, yung kumisa na babalitaan natin, yung halos lahat ng pamilya nasa barko, lumubog, siya na lang yung natira. Hindi mo maintindihan kung anong klaseng lungkot yun. Hindi mo malaman kung paano bibigyan ng comfort yung nauulila sa ganung paraan. Nangyari yun kay Job at tunghaya natin ang ginawa niya. The breadth, length, and width of man's endurance was tested in Job. Noon pong Second World War,
nung nakakapamayani yung mga Nazi sa Europa, marami silang ginawang mga illegal test, labag sa batas ng tao. Meron po silang mga sinubukan ng mga pasyente na kinukuryente, nilalason, pinapahirapan, kung ano-ano mga pagpapahirap ang ginawa nila sapagkat gustong sukatin ng kanilang mga scientist ang kayang abutin ng kakayanin ng tao. Siyempre, sila ilusig ng daibdig pagkatapos noon at bawal na bawal yung ginawa nila. Pero yan ay isang curiosity, hanggang saan ang kayang tiisin ng tao. Physical pain naman yung kanilang tinest. Ito, emotional pain, yung dumating kay Job. 10 mga anak. Ang anak mo nga lang eh, kung bata pa at ipinapagamot-mot, nilalagyan ng suwero at hindi marunong yung nagkakabit, nakakailang tusok na, eh gusto mo na ihulog sa bintana yung nagtutusok eh. Diba? Kung pwede lang sabihin mo, sa akin yun na lang ugat, itusok yan. Tinutusok ba lang yun? Hirap na hirap ang loob nyo. 10 anak. At kung may mga asawa yun at mga anak-anak pa, may mga apo pa yan na nadamay, lahat sila naubos. Sobrang lungkot ang nangyari. Alam niyo ginawa ni Job, hinahit niya ang kanyang buhok, nagkalbo siya na sagisag ng pagluluksa. Sinira niya ang kanyang damit, nagpatira pa sa harap ng Diyos at sumamba. May mga sumasamba na ang ganda ng damit. Sunday kumisan, you wear your Sunday best. Ang saya-saya, sasamba. Gumraduate, may Thanksgiving fellowship. Merong Thanksgiving event, masaya. Pero ang pinakita sa atin ni Job, hindi lang sa kasayahan sumasamba ang tao. Maging sa pinakamahirap na bahagi ng kanyang buhay, pagsamba pa rin ang kanyang inuna. Hindi nyo kailangan maging masaya para sumamba. Sa katunayan, mas malungkot kayo, mas dapat sumamba. Mas kailangan natin ang Diyos. Job 2:9-10. Hindi naintindihan ang asawa ni Job kung ba't patuloy pa rin sa pagsamba si Job. His wife said to him, "Are you still holding on to your integrity? Curse God and die." Nakita nyo na wala lahat ang mahalagang tao sa buhay ni Job. Pagkarami-raming katulong at mga anak, itinara ni Satanas yung si Mrs. Kakampi kasi. Kasama na magpaparusa at magpapahirap kay Job. Sa ganitong panahon, kailangan mo yung asawa. Kailangan mo united kayo. Pero hindi. Si Mrs. Job, sabi, ano? Praise and worship ka pa rin. Ano ka ba? Sabi ganun. Sa lahat ng nangyari sa atin, ang dapat mong gawin, 1, murahin mo ang Diyos, isumpa mo, talikuran mo. At 2, mamatay ka na rin. Sino sinabi sa kanya ng asawa niya? Verse 10, he replied, "You are talking like a foolish woman. Shall we accept good from God and not trouble?" Sabi niya, gusto mo lang bang tinatanggap sa Diyos yung masarap? Yung mahirap, ayaw mo na? Lahat ng ibinibigay ng Diyos, tatanggapin natin, ano man yun. At sabi sa Biblia, hindi nagkasala itong si Job sa pagsisi sa Diyos, sa pagtalikod sa Kanya. Although, admittedly, nalungkot siya, nagluksa, pero hindi niya sinisi ang Diyos. So, Job lost his children to death, but Job also lost his wife, though she was alive. Because she lost his wife's sympathy and loyalty and faith in his reaction. Wala na sigurong sasakit pa sa isang tao na yung kabiyak niya sa buhay ay hindi naniniwala sa kanya. At yun pa rin ang naranasan ni Job. May mga matatalik na kaibigan si Job, but he lost them also. He lost his 3 close friends, Eliphaz, Bildad, and Zophar. Kasi nung mabalitaan nila ang hirap na dinanas ni Job, naglakbay sila ng malayo, at nung makita nila ang nangyari kay Job, dahil hindi lang ito nangyari mga kapatid, although hindi kasama sa usapan natin ngayon, nagkasakit pa siya, nabalot ng kung ano-anong mga bukol ang kanyang katawan. Pero ang bili naman ni Lord, huwag mong papatayin. Sumidhi ng sumidhi yung trial eh. Nung makita nila yung kaibigan nila, hindi nila makilala. Para bang kuminsan, dadalaw tayo, biglang pumayat yung pasyente, hindi mo makilala, na ibang itsura, hapis na hapis.
hindi mo malaman kung paano mo ikukubli yung lungkot mo o reaction mo sa nakikita mong itsura nung dinadalaw mo. Hindi mo alam kung paano ka magmamahang-mahangan o magbubulag-bulagan para huwag nang lalong bumigat ang kanyang nararamdaman pag nakita pa yung reaction mo. Ganito yung naramdaman ng tatlong magkakaibigan. At dahil si Job na naupo sa isang bunton ng mga abo, nakiupo sila doon at 7 araw at 7 gabi silang hindi kumibo. Naupo lang doon. Beyond words ang kanilang pagkagulat, beyond words ang kanilang pakikiramay. Pero matapos yon, isa-isa nagsimula na silang sisihin si Job. Pinipilit pa aminin. Aminin mo na masama ka, aminin mo na nagkasala ka, kasi hindi pwedeng mangyari sa iyo ang lahat ng yan kung totoong matuwid ka tulad ng sinasabi mo. Another masakit sa buhay, yung hindi ka paniwalaan ng partner mo. Pangalawa, yung hindi ka paniwalaan ng mga kaibigan mo. Na napahirap na nga ang iyong kalagayan, pinipilit ka pang usigin dahil ang kanilang logic, ang ganyang uri ng mga sakit at hirap, parusa lang yan ng langit. So pinaparusahan ka, therefore may kasalanan ka. Hindi nila alam na hindi naman punishment ang nangyayari kay Job, kundi trial. Kaya mahirap yung nagja-judge. And because Job lost his wealth, he also lost his many admirers. What was Job's reaction? Tulad ng binagit natin, sabi sa Job 1:20-22, at this Job got up and tore his robe and shaved his head. Then he fell to the ground in worship and said, naked I came from my mother's womb, and naked I will depart. The Lord gave, and the Lord has taken away. May the name of the Lord be praised. In all this, Job did not sin by charging God with wrongdoing. Hindi nawala ang pananalig ni Job. Meron pa ngang libing nung high school kami, namatay yung tatay ng classmate namin. E di lahat nakatingin sa byuda. Alam niya naman siyempre, yung byuda yan ang star pag may libing. No? Kaya yung iba talaga medyo OA na. Yung iba naman talagang gano'n na gano'n ang nadarama. E kilala po itong misis na ito sa kaartehan. E di lahat, kahit umuntambon, nakapamayong lahat, nakatingin sa kanya kasi ito na yung panahon ng kanyang eksena. Alam niyo bang biglang tumiling, oh God! Hindi lahat napatingin. At hindi ko na iko-quote mga kapatid, biglang minura niya ang Diyos. Biglang napatingin sa lupa ang lahat ng tao. Dahil anong ginagawa ng babaeng ito? Namatayan lang ng asawa. Bagamat din natin binabali, wala ang halaga ng asawa. Yung Diyos na lumikha sa kanya, sa asawa niya, sa lahat-lahat, minura na. Job lost his loved ones, but there's one thing. Job did not lose God. Therefore, Job did not lose himself. Because God is in us. Habang kumakapit kayo sa Diyos, yung sentro ng pagkataon nyo, yung gitna niya, yung kalooban, hindi mawawala. Because God is in us, as long as you believe in God, you will have a center and you will be strong. But even if you own the entire world, but God is not in you, you actually don't own anything. Kaya sabi, what good is it to own the whole world and lose your soul? Yan ang mahalaga, mga kapatid. Dumarating ang paghihirap, may nawawala tayo sa mahal sa buhay, lalo kayong kakapit sa Diyos. Anong mapapalan nyo magtatampo kayo sa Diyos? Magkikipagkagalit kayo sa Diyos? Gaano ba karami ang alam natin para natin sisihin ang Diyos? Ibig sabihin, mas alam natin kung anong dapat. God is in us. Kayong mga sumasamba sa Diyos, umaawit, nagbibigay ng kanilang mga offering, mga papuri, sila man naaangat ang kalagayan at pakiramdam. Bakit? E nasa iyo yung Diyos eh. Pag itinaas mo siya, di tataas ka rin. Dahil magkasama kayo eh. Pero pag tinalikuran mo ang Diyos, tumatalikod ka rin sa iyo. Kasi kakambal mo ang espiritu ng Diyos eh. Pagka minaliwala mo ang Diyos, nilait-lait mo yung Diyos, niyuyurakan mo rin sarili mo. Wala kang pwedeng gawin sa Diyos na hindi mo rin ginagawa sa iyong sarili. Kaya yung mga taong paladasal, palasunod sa Diyos, kahit mahirap, hindi nawawala ng joy. Hindi nawawala ng tibay ng kalooban because God is in you. So Job mourned the loss of his children.
and he rebuked his wife. He did not play her game just to keep her. Kung minsan, para huwag ka lang iwan ng asawa mo, pasang-ayon ka na sa kanya, papayag ka na sa kanya. Kahit sumasamba na siya sa diablo, pambaka na rin, huwag ka lang iwan. Pero siya, sabi niya, huwag kang ganyan. Huwag kang magsalita na parang isang hangal na babae. Hindi ka ganyan, di bagay sa iyo yan. Our noble situation in life should enable you to know better. At nung siya ay sinisisi ng kanyang mga kaibigan, he reasoned with his friends. Si Job yun, eh tayo. What about our case? Ano ba ang ating sitwasyon? What is our standing before God? Sabi ng Diyos, righteous si Job. So righteous siya, eh tayo. Romans 3:10, as it is written, there is no one righteous, not even one. So, kung si Job na righteous, nangyari yon, kandidato rin tayo lalo na makaranas sa mga ganun. Because we are short of God's glory. Anong dapat nating isipin, mga kapatid, pag nawawalan tayo ng mga mahal sa buhay? When we lose people, we realize that loss can be a trial. Tulad ng nangyari kay Job. Hindi punishment. James 1:2, consider it pure joy, my brothers, whenever you face trials of many kinds, because you know that the testing of your faith develops perseverance. Sabi, kahit ano, kahit gano'ng kahirap at gano'ng kabigat, huwag niyong papayagan na mawala yung joy, yung malalim na ginhawa ng loob, kahit hirap ang katawan, hirap ang isip. Tahimik ang loob mo sa kaloob-looban, kasi alam mo na may Diyos ka. Sapagkat ang pagharap sa mga ganyan, ang magiging bunga ay kabubuti at kapakinabangan natin. Huwag nating lilimutin na nakalagay sa Biblia na anumang uri ng tukso o pagsubok na dumadating sa tao ay sukat muna ng Diyos bago niya payagan. Tulad ng bago niya pinayagan si Satanas na ligligin itong si Job, nilagyan niya ng limitasyon. Una, huwag mo siyang gagalawin. Pagagalawin mo na lahat, huwag lang siya. Nung susunod na wave of trials, sabi, sige, galawin mo, pwede, ang katawan, pero hindi mo papatayin, may hangganan. Sabi sa Bible, God does not allow us to be tempted beyond our strength, but with the same temptation, we'll also give the way out. Pag pinayagan ng Diyos ang isang pagsubok, ang isang tukso, may hangganan yon, sukat niya tayo, ang pinapayagan niya, yung alam niyang kaya natin. At kasama ng tukso, may kakambal na exit door para ka makaiwas. Tanong nung iba, bakit po hindi ako nakaiwas? O kaya bakit ako natalo? Kasi hindi ka umiiwas. Kasi nagpatalo ka. Kasi malinaw ang Biblia, kaya mo yan kung kakayanin mo. Kaya nga pinayagan ng Diyos. Pero nasa sayo, kung ipapatalo mo ang laban, o mananalo ka. By God's help. Isa pa po, kung hindi man yan trial, it could be training. Nakakita na ba kayo ng mga athlete na hindi nahihirapan sa training? Nakakita na ba kayo ng mga scientist na hindi mo na nagpakabihasa sa kanilang mga methods? Nakakita na ba kayo ng sino man na gagawa ng isang dakilang bagay na hindi nagsasanay? So kung may ipapagawa rin sa atin ng Diyos ang mga mission sa buhay, mga ministries, sinasanay din tayo. 1 Peter 5:10, and the God of all grace, who called you to this eternal glory in Christ, after you have suffered a little while, will himself restore you and make you strong, firm, and steadfast. Sabi ang Diyos, maawain, mabuti. At kung ikaw man ay payagan niyang magdusa, sumandali, ang kasunod nun, papalakasin ka niya, ibabalik niya sa iyo ang mga akala mo'y nawala, yan ang mangyayari sa iyo. Kumisan mga kapatid, yung mga hirap tayong dinaranas, hindi natin alam kung para sa ano. Kung hindi nyo maintindihan kung para sa ano, trial ba? Remember, yung trial, pag righteous yun, ha? O training ba? At kung nalampasan nyo na yung hirap, hindi nyo pa rin maintindihan kung ba't kayo dumaan doon, maghanap-hanap kayo ng magagawang mabuti kung saan magagamit nyo yung natutunan nyo sa hirap. Tinrain kayo para tayo may magawa sa pagpapalago, pagpapalaganap ng kaharian ng Diyos. Na ang ibig sabihin, hindi lang pagtuturo, kundi pagkalinga sa mga nahihirapan, naghihirap, nasasaktan, nauulila, nalulungkot. Sino ba ang makakaminister sa mga bagong byuda, kundi yung mga dati ng byuda?
lalo't walong beses na kayong nabyuda. Mahirap na nating walong beses mamatayan, pero pagka nakalampas na kayo doon, talagang kayo na yung pinaka-general ng mga counselors dyan. Habang lumalalim ang ating nilulusong, mas mataas naman ang ating maaahon para sa ikabubuti rin ng iba, ipaglilingkod natin sa Diyos. Si Jesus naman eh, dumaan sa training, dumaan sa pagsubok, nahirapan para sa atin. At yun din ang hinahanap sa atin ng Diyos, na bawat hirap na dinaranas natin, maging kapakipakinabang sa kapwa. Kung ang hirap na nalampasan natin, eh ganun lang, nilampasan lang, tapos na, para ano? Kailangan may makinabang. Kaya po yung mga nakakaranas ng mga lungkot, pangungulila, dahil ang asawa nyo nagtatrabaho sa ibang bansa, meron kayong ministry para sa mga nalulungkot at naulila rin. Dumadanas tayo ng mga hirap, sakit, hapdi, kirot, para mas maging mabait tayo dun sa mga dumaranas ng mga ganung bagay din matapos na tayo gumraduate. May kahulugan ang lahat. Hindi pwedeng sabihin walang kabuluhan. Tayo ang magbibigay ng halaga sa ating mga nagiging mga karanasan. At kung yan ay iaalay natin sa paanan ng Panginoon para pakinabangan ng kapwa, sabi ni Jesus, ang ginagawa niyo sa kapwa niyo, ginagawa niyo sa akin. Yan ang mataas na relihiyon. Na tayo'y maging kapakipakinabang, nakakatulong, nakakapagpalakas ng loob. Kung dumarating ang mga hirap, nawawalan tayo ng mahal sa buhay, maaari na ito ay fruit of our sins or shortcomings. In other words, palo. Pwede rin eh. Hindi mo naman minamahal yung girlfriend mo, inaali-alila mo, nawala, edi napalo ka. Kasi, kasalanan mo yan. Yung asawa mo, binabalian mo na kumukulong tubig, pinaplansya mo, hindi naman siya damit. So, ano nangyayari? Nilayasan ka. Bagay sa'yo. Kasi may kasalanan ka eh. Dapat kang tumanggap ng bunga ng itinanim mo. Galatians 6:7-8, do not be deceived. God cannot be mocked. A man reaps what he sows. The one who sows to please his sinful nature, from that nature will reap destruction. Sabi, hindi na paglalaroan ng Diyos. Hindi na bibiro. Huwag kayong magpadalos-dalos. Ang itinatanim nyo, aanihin nyo. Sabi sa Biblia. Ngayon, kung hindi po trial, hindi training, hindi pa rin punishment, ano kaya yon? Meron pang isang panukala si Solomon na pwedeng paglagyan ng mga hindi natin malamang kung saan ilalagay, saan ika-classify na hirap sa buhay at pagkawala ng mga mahal natin, time and chance. Sabi ni Solomon, sa dinunong-dunong kong ito, meron din akong hindi maipaliwanag. At sa hindi ko maipaliwanag, ito ang paliwanag ko, sabi niya sa Ecclesiastes 9:11. I have seen something else under the sun. The race is not to the swift, for the battle to the strong, nor does food come to the wise, for wealth to the brilliant, for favor to the learned, but time and chance happen to them all. Sabi niya, marami na akong sinangguni, marami akong naging guro, marami akong binasa at sinulat, pero meron akong napansin, sabi niya. Hindi ko mo mabilis kang tumakbo, garantisadong ikaw ang mananalo sa karera. Hindi ko mo malakas ka, ikaw ang mananalo sa giyera. At hindi ko mo marunong ka, ikaw ang magkakapera para bumili ng masarap na pagkain. Hindi laging pumupunta ang kayamanan sa mga mahuhusay. Marami ring mahusay na pobre, sabi niya. At hindi lagi na napapaboran yung maalam, hasa, marunong. So niya, alam niyo napansin ko? Kung minsan, sabi niya, swerte-swerte lang. Time and chance happens to all. At gusto kong idiin, mga Kristiyanong allergic sa swerte at malas, huwag niyo akong girahin, ha? Hukayin niyo sa libingan si Solomon dahil siya may sabi. Sabi niya, chance, time and chance happen to them all. Nung itinatranslate po namin ng Biblia sa Bible Society, ano ba? Paano ba tatagalugin yung time and chance? Wala lang iba. Swerte-swerte lang yan. Yun talaga. So merong nangyayari dahil may rason, pero merong hindi. Wala talagang rason. Hindi mo na alam. Nagkataon lang. Yung ba namang ang bilis-bilis na kotse, tumawid doon sa isang kalye, ikaw pa yung nasa gitna, edi minalas ka. Hindi ka napagprenohan. Ikaw ang naging hump. Paano yun?
Pwede kang tumawid doon kanina, 5 minutes ago, or mamaya, 5 minutes later, hindi dapat mangyari. Pero yung ba namang siya ang bilis-bilis, ikaw ang bagal-bagal, magkatagpo kayo sa isang maliit na lugar. Malas mo. Sabi ni Solomon. Hindi mo lagi sasabing makasalanan siguro yan, kaya nasagasaan. Ganun kasi maraming Christian eh. Nakakarinig pa ako ng mga ganito, nagbibisitation, naghihingalo na nga yung tao doon, hirap na hirap. Sister, aminin mo naman kasalanan mo sa Diyos. Kung makakabango lang yung pasyente, ihahataw sa kanya yung kama eh. Hirap na hirap ka na, inuusig-usig ka pa. Si Job nga eh, wala na makasalanan, inuusig-usig. Hindi laging ganun. Kung mawalan ka lang at naubusan ka na ng dahilan, pumunta ka kay Solomon, sabi niya, minala. Nagkataon. Hindi ko mo may ganun, ibig sabihin God is not in control. Ang ibig sabihin lang natin, we don't understand from a human perspective what was operative in God's control. Hindi lang natin kayang intindihan. Pero hindi ibig sabihin na yun ay labas na sa kakayanan ng Diyos. Labas lang sa ating pangunawa. Beyond our faculty. So you say, time and chance. Ano ba po ang case natin tulad ni Job? We lose loved ones. We lose associates and partners, family and friends. We lose them and we lose people to death. Isa yan sa mga pinakamahihirap. Lalo't hindi matibay ang relasyon mo sa Diyos. Mahirap yatang mamatayan. Isa sa mga pinakaayaw kong pinaggagawa as pastor, yung nagpupunta sa mga patay, mga namatayan. Kasi naapektuhan ako eh. Paano ka naman po papa-apekto 3 times, 4 times a week? Ano pang matitira sa'yo? Diba? Pero talagang wala naman ako pinupuntahan ganyan na hindi ako talaga naapektuhan. Kaya hanggat maaari lang nga, when people ask me to do the memorial service, ganating yung pastor ang gagawa, I'll just be present. Hindi ako umiiwas doon sa trabaho, kundi Hindi madali, lalo't kilala mo talaga, malapit sa'yo yung namatay, so magsasalita ka pa doon, kung ano-ano pang gagawin mo, hindi yun madali. Sapagkat nakikita natin kuminsan yung talagang halos maglupasay, talagang parang nawalan na ng lahat-lahat kasi namatayan. But we lose people to death, it cannot be avoided. We lose people to distance. Oo nga, buhay, pero ang layo. Nasa kaila-ilalimang kuweba ng New Zealand. Layo. We lose people to time. Busy sila eh. Hindi magtugma yung oras nyo. Lalo't nagtatrabaho siya sa call center, tapos boyfriend mo, hindi na kayo magkikita, liban na lang ikaw itong magpuyat. No? We lose people to ideologies and beliefs. Nung araw, ayaw magpaaral na marami magulang sa UP dahil baka mamundo kang anak. Nakakuha lang ng 3 units. Ng political science ay naging Marxist na ang uhugim bata. Kala alam na niya lahat. No? So iiwan ang lahat-lahat, itatakwi lang magulang. Sabi ng mga magulang, huwag mag-aaral sa UP. Because I might lose you to ideology or to beliefs. And you lose people to activities. Marami silang kinakahumalingang gawin, walang oras sa'yo. Many times we lose people to our own shortcomings. Kasi hindi natin minahal kung kailan tayo kailangan. Hindi natin ninaruga, nawala. Iba't ibang dahilan, but we lose people. And what's our reaction and attitude and character? We can learn from Job. Like Job, we can mourn. Pwede naman, legitimate naman, na magluksa. It is valid and all right to feel bad. Kumisan, itaiso kumisan na ako'y nanliliit. Pag nakakakita ko ng mga born-again Christian, pumupunta sa mga namatayan, huwag kang umiyak, sister, na kay Lord na ang husband mo. Gusto mo sabihin, sige nga, yung husband mo nga ibigay mo kay Lord ngayon? Pa-Lord-Lord ka dyan, hipokrita, di ba? Kahit na pang sinasabi mong, ba't ang lahat sinasabi, ay, pagka namatay na ako, pupunta tayo sa langit. Wala namang gustong mamatay. Huwag na tayong magkunwari. Naniniwala tayo sa Diyos, naniniwala tayong pupunta tayo sa pag namatay tayo, pero ang totoo lang, ayaw pa natin pupunta. Dahil gusto mo pa dito. Bihira ang taong gustong-gusto na yun. Wala pa ako nakita ni isa. Liban na lang, hirap na hirap, may sakit. Eh, ano na nga ba naghihintay sa'yo dito kung gano'n? Eh, di mabuti pa nga, pumunta ka na kay Lord. Yung iba, minamaliit nila yung pagkalungkutan ng kapwa. Uy, born again ka na, sister. Huwag kang iiyak para maganda kang patotoo. Ano ako dito, display? Para lang maging magandang example, pipigilin ko yung luha ko. Ang inyong pong lingkod, baligtad, pag nasa mga patay tayo, nagpipigil ng iyak yung namatayan. Sige, iyak pa, iyak pa. Sige pa, iyak pa. Eh, di mabuting iiyak nang lumabas.
hindi yun masama. Si Job nagloksa, pero sumamba. Pabalik na rin nyo, sumamba, pero loksa. Pwedeng pagsamahin yung dalawang bagay na yun. May panahon ng lahat, and there's a time to mourn, according to Ecclesiastes. We can and should review the facts. Pagka po tayo ay nawawala ng mahal sa buhay, what should we review? That we don't own anything. Therefore, we don't own people. Everything we have is God-given. Therefore, is borrowed. Ipakadiin-diin natin sa isip natin itong mga kapatid, wala tayong pag-aari. Bagay man, lalo kong tao. Kahit anak nyo, hindi kayo makakagawa ng anak. Hindi nyo nga alam kung paano nabuo yan. Yung iba nga, tatlong buwan ang nandun, di pa niya alam eh. Hindi natin ginagawa ang tao, Diyos ang gumagawa niyan. Kung iyan ay isinilang, dumaan sa iyong sinapupunan, daan ka lang, pero hindi talaga sa'yo nagmula sa Diyos. Ang asawa, hindi sa'yo. Ang anak, hindi sa'yo. Wala tayong pag-aari. Sabi sa Psalm 24, verse 1, the earth is the Lord's and everything in it, the world and all who live in it. Ang mundo, lahat ng nasa mundo, mga nakatira dito, sa Diyos. Wala tayong pag-aari. Kaya maganda yung Tagalog, ang tawag natin dyan, ari-arian. Kunwari lang. Hindi totoo. Therefore, hindi ka serious na ikaw ang may-ari nun. And because you don't own anything, you cannot lose anything that you never owned in the first place. Pag sinabi mong nawalan ako, ibig sabihin sa'yo dati yun. Pero dahil wala tayong ni anumang atin, wala rin pwedeng mawala. Hindi yun nawala. Yung cellphone mo, dating nasa kamay mo, na snatch, ngayon nasa kamay na ng iba. Hindi naman nawala eh, nasa blooming trip lang. Nasa planeta pa, nasa Milky Way pa, wala namang nawawala, di ba? Lumilipat lang ng lugar. So, tao man, hindi siya nawawala, lumilipat lang ng lugar. So, kung sabihin nawalan ako, bakit meron ka ba? Yung hikaw ko, nung ipinanganak ka ba, may hikaw, wala. Ay di, wala naman. Buti nga, nakahiram ka at may sumabit na hikaw sa'yo kahit Tupperware. So, huwag ka malungkot. Naku, siyam na buwan ko na yung iniingatan. Buti nga, siyam na buwan ka nagkahikaw. Ngayon, nawala na. Liba na lang, burara ka kasi kaya nawala. Eh, talagang dapat ka maging sorry. Pero kung ginawa mo lahat ng magagawa, para huwag nawala, nawala pa rin, edi nawala. Ganun talaga yung buhay. Something's lost and something's gained in living every day. It's part of life. Hindi pwedeng sa'yo lahat kasi mapupuno ka na niyan. People suffer loss because they are deceived into thinking as owners. Yun. That's the heart of the matter. Nagdurusa ka na may nawala kasi akala mo sa'yo. Pero mula sa simula, hanggang gitna, hanggang dulo, kung alam mong hindi sa'yo tiram lang, natural, mababawi. Ang pasalamat ka, nakahiram. Hindi ka magagalit sa Diyos, magpapasalamat ka tulad ng ginawa ni Job. Sabi niya, tatanggap lang ba tayo ng masarap at hirap? Hindi na. Nagbigayan Diyos, binawi ng Diyos, purihin siya. Sinasabi niya. How can we own people when we do not even own our own bodies? Sabi nga sa 1 Corinthians 6:19-20, you are not your own. You were bought at a price. Sarili mo nga, hindi sa'yo. Maging sa'yo pa yung boyfriend mo, maging sa'yo pa yung asawa mo, yung anak mo, no. Isang malaking kasinungalingan. Wala tayong pag-aari. Lahat tayo, pinapahiram lang. And when we lose things, we can and should worship God in spite of the loss. And very probably, because of the loss. Dahil nawalan ka, lalo kang dapat sumamba. Or kahit nawalan ka, sumamba ka pa rin. Because in both cases, all the more that we need God. Si David, nung nag-aagaw buhay, naghihingalo yung kanyang munting anak. Hindi kumain, hindi naligo, hindi nag-ahit, hindi bumangon sa pagkakadapa sa pagdarasal sa Diyos na pahabain ang buhay ng kanyang anak. Takot na takot yung mga katulong niya nung namatay yung bata, hindi nila masabi. Sabi nila, nung buhay, ganyan ang itsura niyan. E ngayon patay, paano pang gagawin niyan? Hindi nila masabi. Nung nakahalata si David, sabi niya, patay na ba ang bata? Opo, patay na. Naligo ang David, bumangon, nagbihis ng maganda, nag-ahit, nagpabango, nag-lotion, kumain, sumamba.
1 Samuel 12:20. Then David got up from the ground. After he had washed, put on lotions, and changed his clothes, he went into the house of the Lord and worshipped. Mga kapatid, kung hindi kayo makapaligo, hindi kayo makapagpaganda, hindi kayo makapagkulay ng buhok dahil nag-aalaga kayo ng mahal nyo sa buhay na may sakit, at kung kuhanin ng Panginoon, pwes maligo na kayo, kumain kayo, magpabango na kayo, nagawa nyo na ang pwede nyong gawin. Ang mahirap, yung wala ka namang ginawa kahit ano, tas namatay, ayun talaga, mahirap dalhin yun. Pero ipinanalangin mo na, pinaglingkuran mo, ginawan mo na ng mabuti, kinuha pa rin ang Panginoon, tama na dapat ang hirap mo. Tanggapin mo sa iyong kalooban, harapin mo ito, nang mabango ka, maayos, malinis. Kasi wala ka nang inaalagaan eh, namatay na. So pwede ka na ngayong mag-asikaso na iyong sarili. Sabi ni David, nung buhay pa, ginawa ko lahat. Ipinanalangin ko, ipinag-ayuno ko. Pero kinuha na ng Panginoon, wala na akong magagawa. Tuloy dapat ang buhay. Kasi kung gusto ng Diyos na pati ikaw mawala, sabay kayong kinuha. Eh hindi ka kinuha, di ibig sabihin ang gusto pang Diyos, buhay ka. So buhay ka dyan, yun ang gawin mo. Dahil pag tatawagin ka na, tatawagin ka na. Pag hindi ka pati natawag, huwag ka mag-volunteer. Hayaan mo ang Diyos at tumawag. Kaya iba, naku, sasama na ako. Hindi ka na nga kinuha, sasama ka pa. Wala ka ng ticket, puno na ang bus. Next biyahe ka na. Ay, huwag naman. Ayaw naman sa next biyahe. Kailangan, mga kapatid, totoo yun. Hindi ko minamaliit ang hirap natin pag nawawalan tayo ng mahal sa buhay. Pero basta nandyan pa ang Panginoon, tuloy ang buhay. Hindi pwedeng putulin. Ang mahirap, pag yung kapwa-tao mo ang ginawa mong Diyos, siya na lang lahat-lahat. Pag nawala talaga yon, hindi mo na malaman ang gagawin mo. Tulad ng sinabi ng asawa ni Job, siguro ang genius niya, pera, mga anak, lahat-lahat, yung kalagayan nila sa lipunan. Kaya para sa kanya, ngayong wala na yon, wala rin kahulugan si Job. Mabihira naman, kung kayo si Mister, naghirap kayo, nagkasakit kayo, wala na kayong kwenta kay Missis. Sabi niya sa Job 2, 9-10, his wife said to him, "Are you still holding on to your integrity? Curse God and die." He replied, "You are talking like a foolish woman. Shall we accept good from God and not trouble?" The lesson is, accept whatever God gives you or accept whatever God takes away from you. Do not sin. Do not blame God. Do not turn away from God. Job passed the test. Hindi lang pass, very high grade, excellent. At dahil doon, natapos ang trial, bumalik ang pagpapala. Job 42:12, "The Lord blessed the latter part of Job's life more than the first. He had 14,000 sheep, na doble, 6,000 camels, 1,000 yoke of oxen, and 1,000 donkeys, na doble ang kanyang assets." Eh, paano yung mga anak? Magkakaanak ka pa ba? May edad ka pa? Job 42, 16-17, "After this, Job lived 140 years. He saw his children and their children to the fourth generation. And so he died old and full of years." Hindi siya 140 years old. Matapos lahat ang nangyari, nabuhay pa siya ng additional 140 years. Gusto nyo, ipag-pray natin. Para kayo mga 200 years old. Gusto nyo ba yun? Kung ayaw nyo naman, makontento na tayo sa medyo mas kulang kaysa roon. Pero ito ang importante. Walang imposible sa Diyos. Wala. Walang pagpapala na huli na. Wala. Nawalan kayo ng negosyo, 3 beses na, may edad na kayo, pwede pa uli kayong mamuhunan kahit konti. Pwede pa kayong umani sa itatanim nyo kahit medyo matanda na kayo. Si Job, ang patotoo sa atin ng Diyos. Hindi yung pagkalampas na kayo na si Tenta, inaantay nyo ng kawiting kayo ng karit ng kamatayan. No! Dapat may buhay pa kayo. Magsimula pa kayo ng mga bagong project. Bagong mga bagay, di ba? Mag-aral pa kayong ballet. Mami, mag-ballet pa kayo. Hindi pa huli ang lahat. Di ba? Pwede pa. Walang huli. Basta blessing. At kung handa ka na tumanggap nito, walang late. Kung yung sabihing, may tanda na ako, hindi na ako pwede, yung luma na,
Yung mga hindi nakapag-aral sa inyo noon, dahil nag-asawa na kayo, nag-alaga, nag-ganyan, tapos ngayon pwede na, mag-enroll kayo. Walang huli. Kayo lang ang naglalagay ng bakod sa sarili nyo, kaya kayo nakukulong. Pero kung tatanggalin nyo mga bakod na yan, sasampahin nyo yan sa tulong ng Diyos, malayo pang mararating ang tao. Kaya si Mary, kadalagang tao, sabi ng angel, magbubuntis ka. Paano nangyari yun? Luke 1.37, sabi ng angel, nothing is impossible with God. Ang Biblia nakabukas, mga kapatid, hitik na mga halimbawa ng mga kaimposiblihan na naging posible sa mga nananalig, sa mga matapat sa Diyos. Yan ang huwag na huwag yung isusuko kahit kailan, yung pag-asa. Huwag na huwag. Yung mga namatayan kayo, nahirapan kayo, sabi niya, ay, naku, mahirap na, hindi na ako makaka-recover. Kaya nga yung mga nabiyuda, matapos medyo magluksa, sabihin ko, oh, ano, ate, may bago ka naman boyfriend. Huwag naman po. Oh, kaluwari ka pa, gusto mo naman eh. Di ba? Ayoko na po. Ano naman yan? Yung mga anak, madadamot, ayaw pag-asawahin yung mga biyudo o biyuda nilang magulang. Hindi naman sinasamahan lagi. Di ba? Hindi naman kinakamot ang likod pag may eksema, ang paa. Mabuti na yung may kapartner, di ba? Walang huli. Kaya ang buhay, regalo ng Diyos, bawat araw, dapat lasapin. Habang hindi ka pa kinukuha, huwag mong isipin yung kabila, dito ka muna. Gumawa ka ng mabuti, magpaka-Diyos ka, maglingkod ka, pero huwag mong papayagan ang paya, sarili mo rin mapabayaan. And when facing and suffering a loss, do a Job. Trust God. You trust God. Proverbs 3:5, trust the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. And trust yourself to God. Jeremiah 29:11, for I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope in a future. Sabi, may plano ako para sa iyo. Kung wala kang plano sa buhay mo, ako meron, sabi ng Diyos. Kung hindi mo alam ang plano ko, sumunod ka na lang. Pero may plano ko para sa iyo. Walang buhay na sayang, walang buhay na walang katuturan, walang buhay na walang pupuntahan. Lahat may plano ang Diyos. Kaya lang kailangan mag-cooperate ka para mangyari yon. At kung may nawawala sa inyo, do what you can to regain lost things. Yung iba naman nawawalan kasi nga, pabaya. So, ayusin mo para hindi ka na mawala na naman. Sabi sa Proverbs 14:23, all hard work brings a profit. Huwag kang madadala. Nagninegosyo ka, nalugi. Sige uli. Sige lang, sige. Natututo ka naman eh. You become a better person. And even if Job's happy ending doesn't happen in your life, do a Job pa rin. Seek to God. Isaiah 40:31, but those who hope in the Lord will renew their strength. They will soar on wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not faint. Nangihina ka, pinanghihinaan ka ng loob, lalo kang kumapit sa Diyos. Sabi, ang umaasa sa Diyos, nakakalipad ng mataas, nakakatakbo ng malayo, at maraming nagagawa na hindi nangihina. What is a great antidote to loss of people? Ano po ba ang pinakamalaking pangontra para hindi tayo sobrang malungkot pag may nawawala? Love people, but do not be too attached. Love, but do not be too attached. At lalong-lalo, huwag kayong magmahal to the point that you lose yourself just to win somebody or to keep somebody. Kumisa sa pagtatangka nating maibig, mapansin, o huwag iwan, nililimot na natin ang ating dignidad, nililimot na natin ating sarili, nabubura na yung ating pagkatao, nawawala na tayo ng sariling anino, umiikot na lang tayo kabuntot nung minamahal natin sa buhay. Akala nyo ba mamamahal kayo sa ganun? No, because you will be less and less interesting. The moment you no longer run in your own orbit and you have become a satellite of someone else, you will be just very, very uninteresting. You will be dull and all the quicker that you're going to lose that person. Pag ayaw sa inyo, adjust kayo ng konti. Pag ayaw pa rin, di wag, we both lose. Pero yung natanggalan na kayo ng pagkatao, ang mga aspiration nyo, isinuko niya na inyong mga pangarap, ang inyong mga values, ang inyong pananalig, para lang siya nandyan, hindi pa rin kayo papansinin. Lalo nga kayo hindi mapapansin. Ang pinakamasakit at pinakamalaking kawalan, hindi mawalan ng taong minamahal, kundi mawalan ng pagkatao. Yung ikaw mismo, hindi ka na tao. Basahan ka na lang. Dahil sunod-sunuran ka na lang doon sa nagugustuhan mo. So magmahal ka, but up to a point.
pag mo isasakripisyo yung dangal ng pagkatao na ibinigay sa'yo ng Espiritu ng Diyos, because you're fearfully and wonderfully made. You are the temple of the Holy Spirit. You are not somebody's doormat kung yung isasacrifice yun para lang sa romantic love. Kasi ang dangal mong pagbilang tao, mga pangarap mo at mga mithiin, pag yan ang isinuko mo para lang magkaroon ka ng boyfriend o girlfriend, iiwang pa rin. Kasi hindi ka interesting. Ang importante is to love God above all people. Love God above any person, though you may love people to the max. But make sure that your love for God is higher. Mark 12:30. Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind and with all your strength. Bakit? Pag Diyos ang number one sa buhay mo, kahit kailan, may kasama ka, kasi hindi naman ang iiwan ng Diyos. Pag ginawa mo ang Diyos na number two, number three, tao yung number one o number two, kawawa ka. Kasi pag iniwan ka noon, eto ka, kapasagasa ka sa tren, lumululun ka ng lason, kasi nawala yung tao, ginawa mo number one eh. Ang number one sa puso natin, Diyos dapat. Mahirap gawin ko minsan, lalo na in love ka at nahihibang, pero dapat mong isipin. It's God that gives us a center. It's God that gives us meaning. And it's God that will never leave us. It's God who created us. And when we die, it's God who is going to welcome us to eternity. Never, never subsume your love for God to your love for people. Kahit sino pa yun. Pag inuna mo ang Diyos, lahat aayos. Because God does not leave us or forsake us. Hebrews 13:5, God has said, never will I leave you, never will I forsake you. Kung minsan, may nawala kang boyfriend, may nawala kang minamahal, parang pinagtakluban ka na ng langit at lupa, eh hindi ka naman minamahal, hindi ka naman pinapansin, hindi ka naman inaalagaan. Pag nawala yung pasalamat ka. Kasi kung may hawak ka, paano ka bibigyan ng Diyos ng bagong hahawakan? Eh, nakahapit ka, kailangan yung kamay mo mawala ng laman. Akala mo nawalan ka ng laman forever? No. Nawawala lang yung laman para maging bakante, para lagyan niya ng Diyos ng bago, ng mas mahusay. Pero dapat manalig ka sa Diyos at makinig ka sa maka-Diyos na katwiran. At yung ex mo dati na sinasamba-samba mo, tatlong linggo lang yan, mandidiri ka na sa sarili mo. Bakit ko ba sinamba yun? Magtataka ka na sa sarili mo kung ba't ka nagpakahibang. At dapat, nawalan ka man ng mahal sa buhay, ayusin mo ang sarili mo para pag nakikita kayo, panghinayangan ka man lang. Makakanta ka man lang ng If You Could See Me Now. No? Kung alam mo yung lumang kanta. No? At pagka nakakita ka na at binigyan ka na ng Panginoon, sabihin mo man ang labi mo o hindi, pwede mong sabihin doon sa hindi naman nag-alaga sa'yo, hindi ka naman nilagaan. Pwede mong sabihin, thank you very much for being a pest. Kasi kung hindi ka pest, di kumapit na ako sa buong buhay, salamat na lang, at hindi tayo nag-work, hindi natuloy, naging libre tuloy ako. Eto ang aking kasama ngayon, gift from God. Kung hindi kayo minahal, hindi kayo inalagaan, tapos nawala, magpasalamat kayo, magpiesta kayo dyan, huwag kayong lulungkot-lungkot. Because you don't deserve to be treated less by somebody that you love so much. Pag hindi kayo sinusuklian ng pag-ibig, mag-isip-isip kayo. Tingnan ninyo kung natutuwa pa ang Diyos kung minsan pagpapakaaba na inaabot ng mga ibang tao dahil lang nagmamahal sila. Don't cry. Don't be bitter. But be better. And very importantly, never count people or anyone as your own. Wala tayong pag-aari, kahit asawa, kahit anak. People are God's gift to us. Sila'y bigay, sila'y pahiram. We don't own people, so we don't lose them. Ganun lang yung logic. But if you think you own them, then you lose them. But we don't own people. Job 1:21, the Lord gave, and the Lord has taken away. Another important thing, to protect yourself from the pain of so-called loss, enjoy people while they are with you. Then let go when it's time. Habang ipinapahiram sa iyo ng Diyos, enjoy it. At kung binabawi na, ibigay ng maluwag sa dibdib. Kaya sabi ng Ecclesiastes 9:9, enjoy life with your wife, whom you love. Ecclesiastes 9:9, enjoy while it lasts. Hindi lang wife yan, enjoy your parents, enjoy your brother, enjoy your sister, enjoy your friend. Para pag nawala na, wala kang pinagsisisi. It's very important. Ano ba, sino ba ang nawala sa buhay niyo mga kapatid? Hindi ko gustong maliitin ang inyong loss, pero malaki ang Diyos. At kung minamalaki natin ang Diyos, liliit yung loss na yun. Yung malaking sugat,
liliit maghihilom pag pinayagan natin ng Diyos na kumilos. Sino bang kinakatakutan yung mawala sa buhay? Huwag niyong sakalin. Huwag niyong itali dahil lalo lang yan magpupumiglas. Kung sa inyo, sa inyo. Kung nandyan lang dahil nakatali, hindi yan sa inyo. Subukan niyong malagot yung tali, aalis din. Kaya pawalan. Ang pagmamahal, isinusukong kusa. Hindi pwedeng hulihin, itali o ibilanggo. Losing people? You don't do that. Kaya dapat inuuna natin ang Diyos, mga mahal natin sa buhay, tinuturuan natin maging maka-Diyos, tanggapin ang kaligtasang inaalok ng Panginoon, para pagka sila'y sumakabilang buhay, ibigay lang natin sa Diyos, hindi nawala. At alam natin tayo magkikita-kita pang muli. Takot ito ng marami. Sabi ni Lord, fear not. Sabi niya, I do not give as the Lord gives, as the world gives. Do not be afraid. So huwag tayong mawala, matakot na mawala ng mga tao sa paligid. Diyos ang naglagay, Diyos ang nagme-maintain. Meron tayong participation, do what we can. And when it's time to go, let go. Ang katapusan ng buhay sa mundo, hindi katapusan ng lahat. Isang pinto lang ito na pinapasukan natin patungo sa kabila. Ama namin sa langit, salamat sapagkat kayo Diyos ng buhay, Diyos na tumutulong, nagmamahal sa amin. Sa sandaling ito, dinadalangin namin sa iyo ang mga kasama at mga kapatid namin na namimighati dahil nawalan ng mahal sa buhay. Masakit ito, mahirap. Pawiin mo ang mga lungkot, Panginoon, palitan mo ng inyong kapayapaan, ng inyong ligaya. Sa mga nawalan ng kung ano-ano mga bagay, ipakita niyo sa amin na aming pagkakamalit na hindi namin maulit. At maipamuhay namin ang mga nalalabing panahon na umaasa, sumusunod sa inyong katuwiran. Pawiin mo ang mga takot namin na baka mawala ang mga mahal namin sa buhay. Sa halip, ihanda mo kami sa hindi maiiwasang panahon na yon. Handa kami, ginawa namin ang dapat, nagmahal kami sa panahon na pwede pa. At kung hindi na pwede, maluwag naming ipinagpapasalamat na at least nakahiram kami. Magbulay-bulay tayo mga kapatid tungkol sa issue na ito ng ating attachment to people, our fear of losing them. At yung iba naman sa takot na huwag mawalan, hindi na lang nakikipagrelasyon, mas malaking kawalan yon. Sabi nga, it's better to have loved and lost than never to have loved at all. Kaya isipin natin yung mga takot natin, ipasa Diyos, at nawa lahat tayo makalasap na magmahal, mamahal, at kung kailangan ng magpaalam, sumandali, maluwag nating matanggap.